Oscar. Yes, Maris, bitin man daw sa kanilang bakasyon, naiintindihan naman ng ilang mga turistang nakausap ng GMA News ang lokal na pamahalaan sa desisyon nila na isara muna ang ilang mga tourist attraction dito sa Oslob, Cebu simula bukas. Mga naiwang samot-saring kalat nitong nagdaang Semana Santa, gaya ng kuha sa mga litratong ito sa sandbar sa isla ng Sumilon sa Oslob, Cebu, ang nagtulak sa lokal na pamahalaan na pansamantalang isara ang ilang lugar sa mga turista. Isasara simula bukas April 10 hanggang April 16 ang sandbar at diving site sa naturang isla para linisin. Number one is yung claim at 2 to 3 days siguro. Then yung the remaining days parang brighter din ng nature, no? Nangawang kapahinga sila. Para matiyak na walang turistang manganga sa tumawid sa isla, pagbabawalan muna ang mga biyahe ng bangka. Babantayan din daw ito ng Oslob Police. So makipagtulungan lang po para at makipag-cooperate para yung gagawin nating pagsaayos sa mga island natin is magiging maganda po yung ibubunga nito. Aminado ang mayor ng Oslob na maapektuhan ang kita ng isla. Pero mahalaga raw ito para maprotektahan ang isla. Dismayado naman ang ilang nabiting turista. I'm very upset about the closure because I want to experience it with the family pa. I want to roam around and, you know, enjoy it even more. Ganun pa man, naiintindihan naman daw nila ang hakbang na ito ng lokal na pamahalaan. We have to clean everywhere and it will be better for you and for me. Mag-a-adjust na lang kami dahil para ma-experience pa rin namin ito. Maris, maglilinaw naman ang pamunuang lokal ang pamahalaan na ito lamang mga sandbar at yung dive site ang kanilang ipasasara, no? Yung mga turistang naririto na, maaari pa namang pumunta sa iba't iba pa nilang mga tourist attraction. Meron silang sa whale shark watching at meron pa silang mga falls at may mga bukas pa rin mga beach resort dito sa Oslob, Cebu. Maris? Alright, Oscar, kasi sikat na sikat dyan sa Oslob, Cebu, yung whale shark, di ba? Yung mga butanding. So, ibig sabihin, yung lugar kung saan talaga nakikita itong mga butanding, hindi ito kasama dun sa mga isasara. Tama yan, Marisa. Kahit na magkakaroon ng ilang portion ng Oslob, Cebu na isasara sa yung mga tourist attraction, itong whale shark watching ay mananatiling bukas, no? At maaari pa rin itong ma-enjoy ng mga turistang pupunta at naririto na dito sa Oslob, Cebu. Maris. At lilinawin lang din natin, yung mga nandyan ng mga turista, hindi naman sila paaalisin. Kumbaga, yung mga papasok pa lang sa Oslob, Cebu, dun sa time o yung period kung kailan isasara, April 10 hanggang 16, tama ba yun? Dun lang sila magbabawal. Pero yung mga nandyan na sa mismong Oslob, Cebu, hindi na sila paalisin o palilipatin na lang. Ganun ba, Oscar? Yes, Maris, linawin lang natin, no? Yung isasarang part, no? Itong sandbar at itong dive site ay parte lang na ito ng Oslob, no? Itong isla na ito sa may Sumilon, parte lang to ng Oslob at hindi yung buong Oslob ang isasara. Itong isla lang na ito, no, kung saan yung sandbar at yung dive site. Bukod dyan, may mga beach resort dito mismo sa may Oslob at yung whale shark watching, naririto rin yun sa may Oslob. So medyo malayo yon yung binabanggit na sandbar. Bagamat sikat na sikat nga ito dahil pinong-pino yung buhangin dito at napakaganda talaga doon. Kaya kahit na isla ito at kinakailangan ba magbangka ng ilang minuto papunta doon, ay nagiging pamoso nga ito sa mga turista. Pero dahil nga sa desisyon ng lokal na pamahalaan, nalinisin muna ito isang linggo, magiging sarado muna ito simula bukas, Maris. At Oscar, ito ay initiative ng lokal na pamahalaan, no? Hindi pa ito napapansin ng national government. Kumbaga, inuunahan na nila na sila na mismo ayusin nila, kumbaga, gawing malinis, i-rehabilitate kung meron man dapat na ayusin doon sa mga areas na yon. Dahil nga nung nangyari nung Semana Santa na pagtatapon ng mga basura kung saan-saan.
Yes, Maris. Nakausap nga natin ilang mga turista dito, no? Galing sila dun sa sandbar. At sa kanilang palagay, ay napakalinis pa rin naman ang lugar, no? Pero ayaw nga pakasiguro ng lokal na pamahalaan ng Oslob, no? Bagamat hindi naman talaga ito maduming-madumi kumpara sa mga ibang lugar, no? Hindi sila papakasiguro. Mas mabuti raw na agapan nila kesa naman humantong sa mas malaking problema sa hinaharap, Maris. Nakakalungkot lang kasing makita, no? Kasi meron din siguro tayong yung hindi magandang ugali na kung saan-saan tayo nagtatapon, samantalang meron naman ding basurahan, ba't hindi na lang natin doon itapon yung ating mga basura, no? Parang ang dami-dami nating naiiwan, kaya tuloy ganito yung nangyayari sa mga magaganda nating mga tourist destinations. Pero in the meantime, Oscar, may tansya ba kung gaano kalaking kita ang pwedeng mawala dahil sa pagsasara ng ilang tourist sites for the span of 1 week? At saka, paano yung mga mawawala ng trabaho dun sa area na yon? Dahil ba 1 week lang, hindi na muna pababayaan na lang ba? O meron bang alternative na trabaho na pwedeng ibigay sa kanila? Kasi yung iba sa kanila, on a daily basis, kumikita. At yun din yung pinangkakain nila sa kanilang mga pamilya. Well, Maris, dun sa alternative na pagkakitaan, yan yung paksa na hindi pa malinaw hanggang sa mga sandaling ito. Pero dun sa mawawala, definitely may mawawala, no? Sa tansya ng lokal na pamahalaan, etong isla na ito, kumikita ng 50 pesos kada taong pumapasok sa naturang isla. Entrance fee ito. At ang average daw ay may 1,000 itong bisita kada araw. So kada araw nawawala ng 50,000 pesos o mawawala ng 50,000 pesos ang lokal na pamahalaan, no? Yung kita nitong entrance fee. Pero maliit na bagay daw itong mawawala na ito kung future o hinaharap naman ng naturang isla ang nakasalalay, Maris. Okay, maraming salamat, Oscar Oida.